At ngayon naman, sunod natin pupuntahan ay yung coastal road natin dito. Kumusta na ba, no? Titingnan natin. Ito palang mga tower na to, kung nakikita nyo to, no? Mga taga Davao kayo, ha? Ano pala yan dito? Ano siya, parang satellite. Tama ba? Hindi na sigurado. Pero basta pansin ko siya, ito nga, dito nga siguro to. Kasi nung one time kasi, ako'y nagpunta sa may Bukana, 76-8, tas may mga ganyan dun eh. Basta itong mga dito satellite na to, madalas yan silang makikita, no, sa may coastal area ng Davao, sa may boulevard area. Tas natanong ko yung ano, minsan kong napagtanong yung mga taga doon kung ano yung mga atong neto tower na yan, mga maliliit, no, parang ano siya atong neto, basta parang mahalata namang satellite talaga siya. Sabi nung ano, nung mga taga doon ay dito telecommunication. So yun, so maaaring dito telecommunication nga yan. Kasi pansin ko siya, kasi ako dito same user ako eh, no. Every time na ako ipupunta dito sa boulevard at nag-upload ako ng mga video, ang bilis. Oo. Super bilis ng ano, ng kanyang internet connection. Diha, mas like pa niya yung mga ano, mga wifi. Anyway, so dito tayo, no, sa may barangay 23-6. Isla Verde. Lalang, papakita ko lang sa sarili ko, tsaka sa inyo dyan, no. Kahit pasabihin natin na sa sobrang daming mga vlogger dito sa Davao na ang kanilang ginagawa is ina-upload yung mga lugar-lugar. Eh, syempre, hindi lahat ng mga subscribers ko ay nakapalo dun. Nakapanood sa kanila. Kasi nationwide naman kahit paano yung aking mga tagapakinig, mga viewers and listeners. So, ito yung lugar, Isla Verde. Sa itong lugar na to talaga siya ay matuturing nating parang Islam area, no? Hindi siya matawag na squatter kasi di naman talaga to pamamayari siguro ng ano, mga private entities or private sector, no. So kung may mga nagmamayari man, kung may nagmamayari man sa lugar na to is yun yung mga yung ano, government, no. Pero yun, hindi ako sigurado. Pwede yung ano, pa-comment nga diyan mga Davawin, yung shout out. Ramon Magsaysay Park, na yan yung park na hindi siya maayos-ayos para ng government dahil sa siya ay hindi siya public owned. Ito kasi Davao, no, halos mga ano dito lugar, mga lupain ay pagmamayari ng mga private sector. For example, Villa Abrilli, Dacudao, ano pa ba? Marfuri, 'di ba? No, so halos pagmamayari siya ng mga ano. Eh ganoon naman talaga sa Mindanao madalas. Oh, nabili ng mga dito sa Davao, hindi siya Espanyol, no, mga ano siya, mga lumad. Oh. Talagang mga lumang mga taga rito. Kahit ang mga Duterte, walang mga lupa yan dito eh. Oh. Wala silang mga lupa dito sa Davao. Meron man sila, i-dinuit na rin sa ano. Kaya yung sa tatay nila, yung parang ano, pagkakaalam ko yung Vicente Duterte National High School sa may Bangkal, NHA. So, donated yung lugar na yun kaya sa tatay nila, ano, ni former President Rodrigo Duterte. So, maging sila, no, wala silang ano, wala silang lupa rito sa Davao, palibasa, hindi sila taga-Rabao, hindi sila lumad, no. Hindi sila born and raised sa Davao. Kasi sila ay born and raised sa may Danao, Cebu. Tapos, ano pa? Yun, mga Oyanggo rin, no? Mga, yun yung mga dato. Mga dato, Dacudao, mga ganun, di ba? Mga dato, Bago, Aplaya. Kaya, itong public market natin, pinakamalaking palengke sa Davao, itong Bangkeruhan public market, no? So, pagmamayari siya ng mga Marfuri. So, itong Ramon Magsaysay, walang nakapag-commento sa ating comment box kung sino ang may-ari, no? Pero, private siya. Kaya hindi siya basa-basang mapapaayos ang gobyerno. Kasi the moment na kukunin siya ng may-ari, eh, wala. Sayang yung investment ng government. Eh, alam naman natin yung gobyerno, hindi rin pwedeng malugi yan, di ba? Hindi rin sila din magka-profit, pero at least hindi lugi. O, parang patas lang ba? Fair play. Fair play.
May mga malalaking bato na dito nakalagay, nakatambak. Para pag mag-high tide, no, pwede pa rin tumawid papuntang coastal. Welcome to Isla Verde. Itong mga nakatera dito, no, darating ditong time na mawawala to sila dito, like i-demolish and i-re-relocate. So ngayon is low tide. Yan, Ramon Magsaysay Park. So hindi siya basta-bastang paganda, ma-renovate ng ating gobyerno kasi nga private owned. Privately owned by somebody. Tuloy pa rin yung paggawa dito, siyempre hindi to pwedeng pipigilin, no. Kasi budget nito, ano na eh. Hindi naman to proyekto ng pribadong tao, no, na kulang sa pera, di ba? Kulang sa budget. Na kadalasan dahil nga sa kulang sa budget, tapos kurakot na mga purman. Hinto muna yung ano, trabaho sa bahay. So dito, ito ay government. Talagang ano na to, no, budgeted na talaga to. Kasama to sa buong ano, ilang kilometro mula sa Bago Aplaya, na ngayon ay nabuksan na yung Junction A. Tapos may natira pa na Junction B. C and D. So Junction B is yun yung times pitch to Rojas Boulevard. Tapos Junction C is Rojas to dito Santa Ana. Junction C naman ay mula dito sa Santa Ana papuntang Alcantara, Agdao, Davao City. So shout out kay SG Vlogger, no, dito. Iwan ko, andyan pa rin siya ngayon. Naka-base. Yan lang, ito yung itsura ng Davao Coastal sa ngayon. Dito sa Magsaysay. Yung tulay, yan, tuloy-tuloy yung paggawa. Tuloy-tuloy yung papapaganda. Hindi pa siya maaaring ano, daanan. Sa yung concrete riprap natin dito, okay na siya, no, concreted na. In fact, wala na yung ano dito, tinanggal na yung parang yung daanan ng train lagayan or ano, patungan ng train. Wala na, nasa unahan na siya kasi dito, okay na to dito, no. Yan na, okay na to, finish na. Wala na lang to, beautification na lang, no, yung pintura o paano may ilalagay nila para masa talagang presentable sa tignan. Talagang nakakadagdag attraction at nakakahalina sa paningin ng mga tao na nasa malayuan. May mga nakadaong o naka-standby ngayon na mga barko dito. Isa, dalawa, tatlo. Tapos may papalapit dito pang apat. Mga namamangka yan. Mahirap ang ano, mahirap ang sumakay ka ng bangka, like sakit pa ilang oras lang. Ang init sa balat, no? Kaya dapat kapag mangingisda ka talaga, dapat ay nakaano ka, suot ka ng mga rash guards, no, para hindi ka magka-rashes sa hangin at init ng araw. Tapos yun, no, kailangan nakakalo. Kapatid nating mga Muslim, mga Dabawinyo na mga mangingisda rin. Tuloy-tuloy lang paggawa. Ito may pintal na yung ano natin, sidewalk.
bike lane, walking area. Tapos siyempre may mga nakaharang ng ano. Dati pa naman 'yan, 'di ba? Ang purpose diyan para maiwasan na tatawid basta-basta 'yung mga taga diyan, mga residente. So ito, isa to sa pinakabanga din na mabuksan, madaanan natin. Basta the moment na 100% fully ano siya, open na siya para sa lahat, no, sa public, hanggang Alcantara Agda. Pero pinakahuli sa Alcantara Agda, no? Tagal pa nun siguro, kailan pa kaya yun. Coastal road. So ngayon, soft opening tawag dito, diba, yung kahit hindi pa siya pwedeng madaanan ng mga motorista, pero pwede na kayong pumunta dito para mag-jogging sa umaga, magbibisiklita, magmumotor, pwede na rin. Tatambay, papahangin. Kapag ka nasa coastal ka, ang bilis lang ano, no? Ang bilis lang ng biyahe, tapos kumbaga tanaw mo sa isang lugar yung dalawang sabihin natin ito, barangay 23. Sa unahan naman ay barangay 21. Tapos sa unahan naman ay 37, 33, tapos Bukana, 'di ba? So yung nabanggit ko yung apat na yun, lima na yun na barangay. Parang kaya mo siyang tingnan, no? Kaya mo siyang ilagay in one frame lang kapag ka dito ka sa coastal area. Pero kung doon ka dadaan sa main road, sa may highway boulevard, talagang antagal, tapos traffic pa, alam niyo yun. Parang basta ang ano, kahit lalakarin mo siya, kahit ito maglakad ka lang dito, dire-diretso, pagka yun, yung may mga heavy equipment dyan, no? Ano na yan, barangay 33, last day, or 37, last day. Basta malapit na siya may ano, Rojas Boulevard, Mabini Boulevard na. Pero kung lakarin mo siya, kung doon ka naman sa gitna, sa Boulevard Avenue, or Boulevard Highway, or Main Road, talaga antagal pa makarating bago ang Mabini Boulevard. Kung doon ka dadaan. Pero kung dito ka nang lalakarin mo, ang dali lang. O baga parang shortcut siya, no? Di ba dapat sana mas malayo kasi pag ganun, parang mas stretched siya kung dito ka maglakad. Eh, kaso nga lang siguro dahil nga sa makikita mo lang siya, no? Isang tinginan lang. Same lang yung distance siguro, panigurado. Pero dahil nga sa parang tinatawag na optical illusion, kaya masasabi mong mas malapit lang dito. Parang minsan nga masabi ko, eh, Bukana, ano na pala to, Bukana. Parang gaya 76, that's din na pala to dito. Diba, samantalan dati, lalakanin namin from Mabini Boulevard papuntang Bukana, parang tagal-tagal na, layo. Sasakay pa ng padjak, alam niyo yun. Pero ngayon, parang kaya mo nang lakarin mula sa may, ano, Rojas Boulevard segment. Papuntang Bukana, andali lang. Ito yung itsura. So aabangan natin 'to. Maaring mga next year, no? Or within this year baka mabuksan na. Hindi natin alam, no. Mga sagot yung mga taga Davao vlogger talaga na dito lang lagi sa Davao na nag-update tungkol sa mga ganap sa ating mga infrastructures. Okay. Tapos sila siguro, no? At tatapusin na natin 'tong video. So maraming salamat sa mga nanonood dyan. Bye bye and ingat.